So, nakaganda lang dito mga kabayan kasi pwede tayo makapag-vlog kahit gabi and then pwede tayong magdilig kahit gabi kasi nandito lang po yung hose dito talaga sa wall. So, tapos na akong magdilig. Ang gagawin. Hello everyone! Welcome back to our channel, Kabayan Amor po. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Gabi na po dito sa amin. Ipapasilip ko lang po sa inyo yung itsura ng aking veranda. Sa ngayon, yung nagawa ko ngayon kasi focus ako sa paglilinis sa loob ng bahay. So dumalaw ako dito kanina and then ito lang po yung nagawa ko kaninang hapon. And then ngayong gabi, after ng dinner namin, ay ginawa ko yung outdoor na table dito. So, yan ang ipapakita ko sa inyo. So, maraming salamat po mga kabayan. Dilig lang po muna ako saglit dito sa tatlong malalaking pots. Then, ipapakita ko sa inyo ang hitsura ng aking veranda sa ngayon. So, magdidilig muna tayo mga kabayan. Ang nakaganda lang kasi dito sa veranda ay mayroong tubig, mayroong hose. So, advantage po para sa akin na every gabi ako magdidilig sa aking mga halaman. Dito naman ay anuhan ko lang sila ng tubig, kunti lang. So, para bukas ng umaga ay looking fresh na po sila bukas ng umaga. Meron pa ako doon sa labas. So, usik-usik lang. So, nakaganda lang dito mga kabayan kasi pwede tayo makapag-vlog kahit gabi and then pwede tayong magdilig kahit gabi kasi nandito lang po yung hose dito talaga sa wall. So, tapos na akong magdilig. Ang gagawin ko ay i-roll ko yung hose para hindi siya masyadong crowded dito sa ating veranda. So, ito yung isang advantage dito sa veranda na ito. Hindi kagaya doon sa dating bahay. Ay, medyo malayo po yung hose niya. First ko na po silang tingnan mga kabayan. So, inisprehan ko itong aking alocasia at saka aking rubber plant. Kasi medyo ano na siya ng alikabok, balot na siya ng alikabok. So, ito pa yung gagawin ko bukas. Ayan, yung ating mga ano dyan. So, pinangisprehan ko lang po sila ng tubig. Madilim na po, ayun ang madilim. Madilim na po dyan. So, okay lang dito kasi kahit gabi, pwede ako makapag-vlog kasi nga may tatlo tayong ilaw dito. So, ito yung aking string. So, bago sila pinasok sa van, mga kabayan, ang ginawa ko sa kanila since mahaba sila, ay tinutupi ko at pinatong ko dyan sa gitna. So, ang ginawa ko kanina ay pinang straight ko mula or binabalik ko sila sa dati kaya kung mapapansin nyo ay medyo kulot-kulot siya. So maybe after 3 days ay magiging straight na din yung bagsak niya. Pati yung ating string of pearls dyan. So lahat ng mga string ay tinupi ko siya para hindi siya masyadong masira nang papunta sa biyahe. Then mayroon pa tayo doon sa labas. Doon. So, hindi ko sila masyadong anuhan ng time ngayon pero at least nakapag-start na ako and then like this one, tinupi ko po yan, nilagay ko sa gitna and then now, ay hindi ko pa to na ano, ayan. So, hopefully makarecover siya agad-agad ang ating boros. Then, ito yung pinaka-mother ng aking string. Ayan. So, ayan po mga kabayan. So, marami-rami pa akong time na igugugol sa kanila. Meron din tayo doon sa labas. Ayan. So, yun ang ating, ito yung aking gagawin. Once na matapos na ako dito sa loob, so, madilim na po sa labas. But, lucky, kasi meron kaming
ilaw dito sa aming branda. So ito yung ating pinaglalaroan kanina nung nag-live tayo, ang ating ghost plant and ating another ghost plants. So maganda sila tingnan ngayon na nagiging fresco na sila, bumabalik na sila sa pagka fresco. Yan, marami pa tayo doon sa labas, mga kabayan. Then ito yung ating bronze delight. So namumutla. So nilagay ko siya dito para in the morning makakapag ano siya ng morning sun. So dahan-dahan siyang babalik na makapagsagap ng araw. And then ito yung aking tricolor na Wandering Joe. Wandering Joe. Joe, ayan. So ito yung sinasabi ko dati na talagang iniiwas ko siya sa sun kasi pangit siya tingnan. So dito ko siya nilagay sa likod ng tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So now, yung sinabi ko kanina, dito muna tayo sa ano. So yung bedroom namin is marami pang karton. Hindi pa siya masyadong na-fix talaga. Pero inuna namin yung bed para comfortable naman pag tulog sa gabi. So ayan, inesprehan ko sila. So hopefully bukas makaano sila ng sun kasi yung aking cabbages ay namumutla din. Ayan. Nagiging Amerikana na. So, ayan. Then ito, meron pa tayo dito. Ililipat ko pa ito sila doon sa my entrance. So, now ito po yung ginawa ko after namin nag-dinner. Ginawa ko ang ito, yung aming outdoor na dining. So, itong set ng coffee table or outdoor table, glass po ito, mga kabayan. Yan, so binigay po ito ng dating may-ari sa amin. So ang ginawa ko kahapon ay binabrush ko sila, inisprehan ko, and then ito nilabhan ko siya, tinanggal ko, and then maganda na siya tingnan ngayon. Super comfortable po yung chair and table, and then yun, nilagyan ko siya ng of course yung ating Monstera na tablecloth. So ganyan na po ang look. And then nilagay ko dito yung aking nylon green na putos. So dito ko muna siya ilagay, and then makaano siya ng filter sun dito. So yan po ang aking ginagawa ngayong gabi. So gusto ko talaga dito kasi mayroon siyang ilaw. So hindi ako mag-worried kung hindi ako makapag-vlog sa ano sa araw kasi mayroon naman kaming ilaw dito sa labas. Ayan. So, bukas, ayan na po sila. So, fresh na sila tingnan ngayon. 2 days na sila na nag-stay dyan. Hinayaan ko muna at least makasaga po sila ng hangin. So, ayan yung ating jade plant. And then, so, dito yung aming sa loob is hindi pa siya totally naayos kasi yun nga, hindi pa tapos. Marami pa kaming box na i-open. So, at least nakakapag-umpisa na. So, dito yung aming entrance. No? So, isang couch lang po yung dinala namin. And then, dito sa ano, mayroon tayo ditong syempre, ayan. Mayroon akong table dito na may succulent cacti. And like that. And then, ito. Grave po ito ng aking friend. Ayan. And then, mahilig ako sa color green. So, mayroon ako ditong candle na green, and then yung aking snake plant. Ayan. So, hindi pa siya ano talaga. Hindi pa siya tawag dito. Totally na tapos. Ayan. Pero nag-start na po kami kahapon. So, marami-rami akong nagawa ngayon. Kaya kaninang hapon ay nabigyan ko ng time yung aking mga plants, and then still wala pa rin kaming dining table, so bukas kami aalis, magbili kami ng dining table. So ganyan po yung aming lounge area, which is kitchen din dito. And then ito yung aming since binigay namin yung fridge namin, so ito po yung binili namin na fridge, mga kabayan. Ayan. So which is Caterno po siya sa oven, and then sa aking air fryer. So, sa laki ng cabinet na ito, hindi ko talaga akalain na malalagyan ko siya ng mga kagamitan namin sa dating bahay. Ayan, so, ito yung ating pantry. So, may vlog ako
sa may vlog ako nung first din namin dito na wala pa siyang laman, pero dinilit ko kasi nag-poll yung aking memory. So, yan na po yung ating looks ng ating pantry ngayon. Ayan. And then, marami pa kaming box na hindi pa nabubuksan. So, hindi ko alam kung saan ko sila ilagay. So, yan ang ating pantry. Ayan. And then, dito naman yung, mas nagustuhan ko talaga ang kitchen na ito kasi marami siyang outlet, marami kang pwedeng saksakan. So, doon sa dating bahay namin, yung mga electric namin nagamit ay nakalagay lang talaga siya sa pantry. So, kukunin lang namin kung gagamitin. So, now ay pwede na namin ipatong dyan. And then, mayroon pa doon sa kabila. Pero, may iba talaga na yung mga naka-box pa, nilagay ko na lang dyan. Ayan. So, ipapasilip ko na lang sa inyo. Kasi, yun naman yung ating vlog. So, yan po. So, hindi ko talaga akalain na mapupuno ko rin sila. Ayan. So, mahilig ako sa water bottle. Ayan. So, ang dami kong water bottle. Ayan. So, mahilig ako mag-collect ng mga water bottle. So, yan po ang mga cups. So, siniparit ko sa terno nila. And then, dito naman yung aking since mahilig din ako mag-bake, mga cake, mga sweet-sweet, so dito ko nilagay sila lahat ang aking mga baking gamit. Ayan. And, ano pa ba? So dito tayo sa, papakita ko rin sa inyo yung hindi pa namin nabubuksan na mga box. So hindi pa namin nabubuksan. So ito yung car park. So sarado siya. Rolled up yung ano niya, yung pinto. So ito yung mga binuksan ko kanina. So wala pa akong maisip na pwede kong paglagyan sa kanila. Ayan, nandito pa yung aking mga ibang mga pots dyan, aking mga abobot. Ayan, so marami pa tayong hindi na display. So ito na yung mga box na open namin. And then, yan po ay hindi pa namin yan na-open. So, ang dami pa. So, ito yung mga na-open din na box. And then, ito. And then, this one is mayroon pa siyang laman. Ayan. So, yan ay hindi pa namin na-open yan. And then, mayroon pa doon sa tatlong kwarto. So, siniparit kasi namin. At least, mayroon kaming daan. So, yung bathroom namin ay ginawa ko rin siya kanina. Ayan na, may nakaharang pa na ano. May nakaharang pa na box dito. Ito yung box ng aming box ng mga linen dyan. So, hindi pa siya na nalagay talaga lahat dito. Ayan. So, nag-start na po yung partner ko kanina. So, siyang na-assign dyan. So, yung sa bathroom. Ayan, yung bathroom. Ayan. So, medyo nagmumukha na siyang bathroom. Ayan. Hindi pa yan kompleto. So, dito naman yung aming laundry na, my goodness. Siguro, ilalas ko to siyang ayusin kapag lahat ay maging okay na. So ito din yung aming bagong washing kasi hindi nga namin dinala yung aming washing at saka dryer. So dito is washing lang po yung binili namin, hindi na kami ng dryer kasi bihira lang naman dito uulan. So yan po ang dahilan kung bakit washing lang po ang binili namin. And then dito po nilagay ang aming wifi. So, since malaki ang space ng aming laundry, so, dyan po siya nilagay. And then, ito yung nilabhan ko kanina. So, yan po ang ating pasilip sa loob ng aming bahay. And then, ayan po, may mga boxes pa tayo dito na hindi pa na-open. Ayan, so, medyo marami-rami pa. And then,
wardrobe, yung sa master bedroom po is puno na po yun ng mga hinanger ko na mga damit. And then nagpunta na po siya dito. And yan po, may mga boxes pa tayo na hindi nabubuksan. And temporary office ng aking banana dyan. Ayan, temporary office niya dyan. And then now, ay pabalik na tayo dito sa ano. So yan po ang aming master bedroom na makalat pa. And then ang aming doggy, kasi dito talaga sila sa loob ng bahay natutulog, hindi sila sa labas. So yan po ang hitsura ng makalat pa na bahay ni Kabayan Amor. So ayan po mga kabayan. So, wala pang ayos. Hindi ko pa maayos-ayos talaga. Kasi dahan-dahan lang. Kasi mahirap pag isahan lang natin. So, now, dito tayo sa labas uli. And that's it for this vlog, mga kabayan. So, maraming salamat po sa pakikisama sa akin sa isa na namang vlog na sulputan lang. Kasi yun nga, busy tayo. So, hopefully, nakasubscribe na po kayo sa ating channel. So, thank you so much. And then, see you on my next vlog, mga kabayan. Kung may time ako, sisilip-silip lang po ako para sa inyo. Mag-upload tayo para din sa inyo. So, thank you so much, everyone. Stay safe, stay healthy. God bless. Bye-bye.